kami dito na yan. Parang excellent sign. Pabilog na may dat sa gitna. Tapos may pan dito. Ayan. Nandun yung ayan, sir, sabi lang may butas to dyan sa lalim. Subukan niya pasukin. South side. Wala dito, south side na yun dyan. Tapos ang alignment ng waterfalls from east to west. Sais. Dulo to dulo. Yan, sais. Ay, iba na pa na yan. Iba rin yan doon. Ayun o. Nilay, post mo na pa rin. Pattern niya is pa ganun. Bakit doon? Isang napakagandang area na naman ito, mga ka-teach. Area ng isang kasamahan natin kung saan mabibigyan natin siya ng magandang assessment trading base dito sa mga signs sa area niya na klaro. At bago pala natin ituloy, binabati ko kayong lahat. Merry Christmas sa inyong lahat, mga ka-teach. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Pinamagatan ko pala itong squeeze type deposit 9 o'clock assessment 388. Umpisahan na natin. Isang dagdag kaalaman na naman ito, mga ka-teach. Kaya bantayan ninyo ang mga sasabihin ko. Kung napanood ninyo sa naunang video, nagsalita si sir. Tama yung sinabi niya na ang sign na ito, excellent sign. Ibig sabihin, napakagandang sign. Excellent siya. Bilog at may dot sa gitna. Ngayon, base sa plastada sa lugar, dahil ang batong ito, may isang bato pa na sa harapan niya kung saan nakaturo sa bandang area na yan na may sapa. Hanapin natin ang magandang plastada. Ayun, ang batong yun, kung mapapansin ninyo, nandito sa harapan niya or gilid niya ang pinapyas na excellent sign na may butas sa gitna at nakaharap sa batong yan. Ang batong ito, sir, na malaki, ito, yan ang stopper niya. Yan ang directional sign niya, pero dahil may butas na nakatingin sa taas, pasok sa east or silangan. 9 o'clock ang tinutukoy sa butas na ito kasi nakaharap siya sa taas at may stopper. Balikan natin ang plastada dito sa mismong sapa. Sumabay ang butas na ito sa pagharap ng silangan. Asaan na yung plastadang may sapa? Ayun, na may waterfall na maliit. Pero style siya. Ayan yung sapa.
ang pagkasabi ni sir sa akin. South, tama, tubig. North, nandito. Papunta doon, east, silangan. At dito ay west, lubugan ng araw. Kung saan ang batong ito, na stopper, may arrowhead siya. At klaro naman mga katits, yan yung arrowhead niya. Ulitin natin. Na nakaharap sa area na yan. Pero, ibalik muna natin para maintindihan talaga ni sir. Ayan. Balik natin, nandito yung excellent sign. Kasi bounce ito mga katits, 9 o'clock. Papunta sa silangan, sabay sa sapa, nandun ang sapa. At nandito sa gilid ang stopper niya. Na sinabi ko kanina, ito ang travel order sign niya, bato, na parang hugis or symbol niya, o ang pagkahugis niya ay parang bato rin. Ibig sabihin, bato ang tinutukoy niya sa bandang area na yon, sa may sapa. At pagdating doon sa unahan, ayan, ito lang ang napansin ko. May another stopper din. Ayun yung araw niya, oh. Ayun. Kung mapapansin ninyo mga katiits, yung area na yan kung saan nakaturo ang mismong araw na ito, yan na rin ang area na mag-stop ka. Ibig sabihin, bantayan mo ang area na ito, sir. At doon na natin magamit ang 9 o'clock. Ayan yung area na yan. Base sa 9 o'clock sa butas na excellent sign, iguhit natin para maintindihan talaga ni sir. Ito yung bilog na may dot sa gitna na nakatingin sa araw. Pagsikat, 9 o'clock sa taas. Dito naman sa mismong area na ito, ipalagay natin, nandito yung araw. Para maintindihan talaga ni sir, iguhit natin. Ayan, sikat ang araw ng umaga. Ibig sabihin, mataas na ang araw. Dahil ginamit nila ang excellent sign na ito, dito mo naman gamitin sa araw, sir. Pa-slant. Tansyahin mo ang 9 o'clock kung saan makatama. Ayan, sa area na ito. Nandyan ang possible target. Ganyan ang pagsunod mga katits. Pag gumamit sila ng mga sign na nakatingala sa taas or nakaharap. Tulad ng sinabi ko, excellent sign, nakatingin sa taas or urasan ang binabasihan natin. Bounce din siya or mag-bounce. Gamitin natin ang araw papunta sa area na yan. Dahil ang area na ito, yan ang tinuturo sa stopper na ito. Yung batong ito na malaki na ang hugis niya or symbol niya, bato ang tinuturo sa mismong area na yan. At ilipat natin. Nandiyan lang yung target area. Ang pagkasabi ni sir sa akin, or narinig naman natin ang naunang video, may butas sa area na ito pero natabunan lang ng buhangin. Sinisid ng kasamahan niya. Ibig sabihin, ayan, malapit lang pala sa target area natin. Nandiyan lang, oh. Balikan natin ang magandang plastada. Oy! Ah, okay. Nandito ang butas. Sinisid niya. Ngayon, ang target area natin. Nandito banda. Diyan banda. Dahil may butas din dito. Balikan natin ang video ni sir. Hanapin natin yung butas. Ayan, kung mapapansin niyo mga katits, ito na yung tinuturo kong target area sa area na ito. At may bato. Hindi natin alam kung gaano ba ito kalaki ang batong ito. Ngayon, ang target area, dito banda sa area na yan. Dapli sa butas na ito. Ito yung pinakahuling butas na sinukat nila. Pero dahil ang ginamit nating kudigo
sikat ng araw. I-drawing natin ulit. Pag sumikat ang araw, alas 9, ang bounce niyan, pababa, pa-slant yan. Tulad ng sinabi ko, mag-dive yan sa area na ito. Kung saan ang target area, aabanti yan mga katits. Meron at meron talagang mga ibang sign pagdating dito sa mismong area na yan. Dahil islant ang 9 o'clock. Naka-islant siya. Papasok yan dito sa area na ito, sir, sa ilalim. Iguhit natin ulit para maintindihan talaga ni sir. Magguhit tayo ng level. Ibig kong sabihin, yan ang level sa area na yan. Dahil simula sa taas, sa araw, iguhit natin, nandyan yung araw, sisikat, 9 o'clock. Ayan. Ang sign na ito, nandito banda. Ayan, ang butas na yan. At ang pinapabira ko, or target area ko, nandito banda, medyo malayo. Tulad ng sinabi ko kanina, bounce, islant, 9 o'clock. Tatagos yan sa mismong ilalim. Dahil nasa ilalim ang target. Ayan, nandito banda, papunta sa ilalim, tapat ng bato na ito. Siguro sinalpak talaga ito. Inipit, dinikit sa ilalim. Nandito talaga ang mismong target niyan, sir. Aabante kayo. Ganun pa man, dahil wala naman ako sa actual, baka may ibang mga sign dito na magpapasa. Bantayan ninyo ang mga ibang sign na maliliit. Na maliliit na sign na mga arohid. I-play natin. Baka aabante pa yan dito banda, pero hindi na magkalayo. Ayan, sa area na ito, sa bandang ilalim. Gamitan ninyo ng mga detector ninyo, locator, i-detect ninyo ang area na yan. At may napansin ako dito mga katits, dahil sunod-sunod ang butas na parang nag-letter C. Simula doon sa baba, mayroon doon, mayroon dito, mayroon dyan sa unahan. Para siya nag-letter C, pero ang pinakadulo, nandito banda sa may dulo rin ng hagdanan. May hagdanan dito mga katits. Ayan o, parang hagdanan o. Ayan, ito. Itong dinadaanan ni sir. Ang problema nito nasa sapa eh. Pero ganun pa man, hindi malalalim ito. Nasa mga 7 feet lang. Pag may laman, sinasalpak lang sa ilalim ng malaking bato. Final assessment, bantayan ang mismong area na ito. Ayan. Diyan sa may butas, parang diyan talaga mag-dive talaga papasok dito sa lobby. Sa area na yan. Mga simula sa target na binigay ko, dito banda sa gilid, magsukat ka ng mga 3 meters papunta dito sa area na ito. Ayan, kung ano ang matatamaan diyan. At i-detect ninyo sa mga metal detector or locator kung may signal ba ang bahaging ito. Balikan natin. Wala kasi ako sa actual mga katits. Kaya kalkulasyon lang ang ginagawa natin. Hindi nahagip. Ayun o. Oh. Ayun, nahagip na. Ang area na ito. Dito mag-umpisa. Papunta dito. Sukat ka ng mga 3 meters. I-detect mo or i-locate mo ang area na ito. Ayan, nandyan lang ang target. Okay, sa pagkatapos ng simple assessment reading natin, sana nabigyan natin ng magandang gabay ang isang kasamahan natin para mahanap niya ang target sa area niya. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katits.